Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung photo ref magnet or ref magnet, fridge magnet, souvenir, and giveaway. Ayan, isa to sa idinagdag ko sa aking item sa aking craft shop. So, ayan, nagprint lang ako nung pinaka-layout sa may vinyl sticker. And i-scrape ko siya doon sa may magnet sheet. So, lahat ng items sa to ay mabibili nyo lahat sa Shopee yan. So, dito nga pala, hindi na ako gumagamit ng laminating machine kasi pwede naman. Ayan, kasi gagamit ka lang ng scraper. And pwedeng-pwede na siya. Kaya kahit wala kang laminating machine is okay lang. So, ito naman yung photo tap, ayan, yung inilalagay siya sa ibabaw para kahit mabasa siya, magiging waterproof siya and pang palong lasting ng ref magnet ninyo. So, ito yung tinatawag na cold laminating film. Ayan, so after kong madikit yung vinyl sticker layout sa may magnet sheet, ilalagay ko naman itong photo tap. Ayan, either way, kung gusto nyo, idikit muna yung photo tab sa vinyl sticker at saka nyo siya idikit doon sa magnet sheet. So, ayan, dahan-dahan lang yung paglagay niyan and kailangan mo siyang gamitan itong scraper para paniguradong walang bubble. Ayan, at saka syempre, make sure nyo na walang didikit dyan na likabok or dumi para hindi siya nakabukol after mong maidikit yon. Para magandang-maganda yung result. So, ayan, nagpiprint ako dito. Ayan, ang gamit ko nga pala is Epson printer with pigment ink kasi para mas maganda yung kapit ng print sa ating layout kasi perfect for photos siya. Ayan, so, eto naman yung ginugupit ko dito is yung packaging label. So, customized din yan, personalized. Dun sa may front side, doon nakalagay yung pinaka-layout ng team ng client. Ayan, or ng celebrant. Depende kung gusto nyo lagay ng picture. Tapos nakalagay dyan is, I'm a ref magnet, put me on your fridge. And then sa back side naman niya is nakalagay yung aking info o yung shop info. Ayan, nilagyan ko din siya ng logo ng Facebook, ng TikTok, and YouTube para pwedeng maibisit ng mga makakakita or mga bisitang makaka-receive niyan. So, ayun, ang size naman dito is 2.1 by 2.1 inches. So, nakasunod yung size niyan doon sa may packaging plastic na size. Ayun. Ayan, tapos dito, ayan yung sa binili kong cutting machine or PVC die cutter. So, dyan natin kinakat yung ating ref magnet na ang size niya is 80mm size. Ayan, so dyan yun pinangkakat ng mga IDs, ng ATM cards, ganun. So, kaya siya tinawag na 80mm size ref magnet. Ayan, so ilalagay mo lang siya dyan para makat yung kabuuang item. Ayan, with vinyl sticker, with magnet sheet, ayan. So, pinili client is glossy. Ayan, ito yung pinakamabenta sa akin, yung glossy. So, available din siya ng matte, na merong 3D, rainbow effect, broken glass, or glittery. Tapos, ito yung kanyang OPP plastic. So, ang size din niya is yung sa may ATM size na. Ayan, masasearch nyo rin siya sa Shopee. Or, ito yung 2x3, ganun, or 2x4. Ayan, basta search nyo lang doon yung ATM size na plastic packaging. So, ito nga, ilalagay ko siya dito ng paganyan. Ayan, ang ganda ng pagka-glossy niya. Tapos, ayan, ito yung ginagamit ko with adhesive. Meron din naman kayong mabibili ng without adhesive. Para kapag ka in-stapler nyo dyan, yung packaging label nyo is diretso na siya. Unlike nito is ididikit mo pa. Pero, okay naman siya parehas. So, after ko madikit nun is ilalagay ko naman tong label na na-customize ko and then i-stapler ko siya.
ganun. So, ayan, pwede nga rin pala itong si ref magnet. Sa layout niya is portrait and landscape. So, ayan nga. Ayan, ang ganda ng effect niya. Ang ganda ng result. Tapos, eto na yung pangkabuuan. Ayan, natapos na yung 50 pieces na order ni client. So, ayun, just visit my Facebook page para makita nyo yung ibang design. At yung mga iba't ibang ginagawa ko, yung Craft Studio by Tina. Ayan, tapos, subscribe nyo rin yung YouTube channel ko na Craft Studio by Tina. Nandun din lahat ng video ng mga ginagawa kong craft. So, ayun, thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow lang kayo dyan. Thank you!